Hindi mo ko kilala, pwes magpapakilala ko. Ang pangalan ko ay Basketball Man. Hanamichi Kumusta ulit mga kababata? Ngayon, gagawa na naman tayo ng hindi top 10, kundi top 15 kasi sa sobrang dami ng laro na to, hindi to kakasya sa top 10. Kaya ginawa naming top 15. Ito ang top 15 ng larong Pinoy. So simulan na natin kaagad. Top 15, Shato. Siguro ang iba nagtataka, ano yung Shato? Nilalaro to sa mga malalawak na lupa at madalas to nakikita ko lang sa Bulacan. Ito yung huhukay ka na maliit na hukay tapos meron kang dalawang patpat. Yung isang patpat, yung mahaba, yung isang patpat, yung maigse. Ang naaalala ko lang sa laro na to, yung may tinatawag na Bati Cobra. Kasi hindi ako masyadong nilalaro nito kasi nga bano ako sa pagpalo ng mga patpat. Naalala ko dati, ang winning team dito ay papaluin niya yung patpat na maliit ng patpat na malaki. Tag-iisang palo bawat member ng team. Yung losing team naman, ang gagawin niya ay isisigaw niya yung Siyato! Hanggang makarating siya dun sa may maliit na butas na ginawa mo, pinaglaruan nyo ng Siyato. Top 14, Nanay Tatay. O kahit anong laro na gumagamit ka lang ng kamay. Kahit lalaki ka, naglalaro ka nito. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Alam niyo naman ang susunod na linya doon, di ba? Tapos naglalaban nito sa dulo. Yung sinasabing siyang magkamali ay pipingutin ko. 1, 1, 2. Yun nga, panagkamali ka, pipingutin ka niya. Top 13, football. Grabe bigkas ko, no? Football. Kasi ganun talaga ang bigkas namin nung bata kami. Ang laro nito ay parang baseball. Kaso nga lang, ginagamit mo dito ay yung paa. Ang gagawin ng taya, ay pagugulungin niya yung maliit na bola. Tapos ang gagawin naman ng kabilang team, sisipain niya to. Pagkasipa niya nito, tumalsik to, ang gagawin ng sumipa, iikot siya doon sa apat na base hanggang makarating siya sa pinaka base niya. Ang goal naman ng kalaban ay either masalo niya yung bola na sinipa ng kabilang team o madampot niya kaagad ito at maipasa niya sa kakampi niya para mabato yung sumipa ng bola. Top 12, follow the leader. Actually, di ako naglaro nito kasi unang-una takot ako mag-tumbling at takot ako mabalian ng kamay. Pero nakikita ko yung mga kalaro ko, ang tatapang nilang ginagawa to. Ang madalas pang ginagawa nila, naglalaro sila nito doon sa mga sirang foam sa makakating talahib. Naalala ko nga may tinatawag pa silang jablo. Yung jablo, yun yung tumbling na hindi ko gumagamit ng kamay. Ang dami kong kaibigan na nabalian ng braso dahil dito. Ang goal kasi dito ay mayroong isang leader. Ngayon, yung leader na yon, gagawa siya ng stunt niya o tatumbling siya at gagayahin yun ng mga sumunod sa kanya. Kailangan magaya niya to kasi pag hindi mo to magaya, ikaw yung magiging taya. Ang role naman ng taya dito ay siya yung tinatamblingan. Para siyang luksong baka, pero imbis na lumulukso yung mga bata sa taya, ang ginagawa nila ay tumatumbling sila doon sa taya. Number 11, Telebird o yung jumping rope. Isa to sa mga sikat na larong pambabae. Yung jumping rope may umahawak sa magkabilang dulo, tapos iniikot nila to ng iniikot at tatalon dito yung player. Tapos kakanta sila ng Telebird. La 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 la. Sorry, nakalimutan ko na talaga yung kanta eh. Pero madalas ko talaga ito nakikita, laro ng mga babae. So hindi ko siya nilalaro, kaya hindi ko alam kung anong rules ito. Pero sikat na sikat to nung bata pa tayo. Number 10, tumbang preso. Para hindi ikaw ang unang taya, ay iikutin mo yung lata at kailangan tumayo to. So wala bang battle flip challenge, meron ng tumbang preso. Tapos ang goal namin dito, merong linya na pwede ka doon tumambay at di ka pwedeng tayain. Ang goal naman nung taya ay protektahan niya yung lata na nakatayo kasi babatuhin to ng mga player ng chinelas nila. Naalala mo yung chinelas mo? Yung tinutupi mo yung pinaka ano nito? Ano nga ba tawag doon? Nakalimutan ko na eh. So kung alam niyo yun, i-comment nyo na lang. Ang saya nito kasi ang kailangan mo lang dito ay isang lata. Number 9, pagsamasamahin na lang natin. Ito yung gumagamit ka ng chok. Yung piko, yung patintero at yung stepno. Siguro naman naaalala niyo yung piko, yung meron kang pamato. Tapos sa dulo nun, magkakamero ka na sarili mong bahay. At yung goal naman ng kalaban mo ay sunugin yung bahay mo. Grabe no, ang brutal natin ng bata tayo. Kailangan natin manunog ng bahay. At syempre, yung patintero, yung merong patotot sa gitna. Actually, hindi ako naglaro nito eh, kasi mabagal ako tumakbo. Kaya hindi ko masyadong alam kung ano ang rules ng patintero talaga. Tapos meron pa isa nito, yung stepno. Yung isang paa lang ang ginagamit mo, tapos inuusod-usod mo yung pamato mo hanggang sa makarating ka sa dulo. Tapos, pag nagawa mo na yon, tatalon ka habang nakatingala at hindi nakatingin dun sa mga square-square na dinrowing mo sa lupa. Tapos sisigaw ka, step. Tapos sabihin ng kalaban mo, yes or no. Pag no, ibig sabihin hindi mo natapakan yung guhit. At pag yes, ibig sabihin natapakan mo yung guhit. Number 8, agawang base. Eto, kahit mabagal ako tumakbo, nilalaro ko to. Kasi magaling ako dumiskarte. Yung merong isang base, tas pinag-aagawan niyo yun. Kaya nga tinawag tong agawang base. So meron dalawang grupo. Ang goal ng dalawang grupo na yun ay mag-ubusan ng member. So tatayain mo yung member ng kabila. Para mataya mo siya, kailangan ikaw yung pinaka-fresh na nakahawak dun sa base mo. At pag naubos na yung member ng kabilang team mo, pag tutulong-tulungan nyo na, yung nag-iisang nagbabantay ng base nila.
Kasi yun talaga ang goal dito. Yung maagaw mo, yung base ng kalaban mo. Number 7, batuang bola. Ay, dito, magaling ako dito. Kasi hindi ako mabilis tumakbo, pero mabilis ako umilad. So, ang kailangan mo lang dito ay isang bola. Yung malambot lang, syempre. Kasi pag matigas yun, mahirap yun. Baka magkabukol yung kalaro mo. Ngayon, kung wala kayong bola, pwede na yung panyo na nirolyo. Kaso ang problema nga lang, pag yung ginabag yung panyo na nirolyo, hindi siya tumatalbog. So, dito ulit, meron dalawang team. Yung isang team, sila yung nambabato ng bola. Yung kabilang team naman, sila yung umiilag sa bola. So, ang goal ng taya is batuhin yung mga member ng kabilang team para maubo sila. Ngayon, kung merong na-deads dun sa team na umiilag, ay kailangan niyang buhayin yung kakampi niya sa magitan ng pag-ilag dito. Ngayon, pag nakailag ka dun sa tira na yun, buhay yung kakampi mo. Hanggang mabuhay mo ulit sila. At ang goal naman ng taya, maubos niya yung membro ng kabilang team. So, medyo magulo explanation ko, no? Pero alam niyo naman yan, eh. Kasi batang 90s ka. Top 6! Tago-tagoan. Masarap maglaro ng tago-tagoan, lalo na pag gabi. Kasi gabi naman to nilalaro. Kasi nga, masarap magtago pag gabi. Naalala mo yung kanta nito? Sa may poste, tatalikod ka doon at tatakpan yung mata mo. At sabi mo, tago-tagoan, maliwanag ang buwan. Masarap maglaro ng tago-tagoan. Fishball. Bumili ng apple. Patay, buhay. Umalis ka na diyan sa pwesto mo. Tapos bibilang ka ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pagkatapos ng 1, hanapin mo na yung mga kalaro mo. Ang madalas ginagawa namin dito, naguhubad kami ng damit. Tapos nagkukumpul-kumpul kami. At tinatakpan namin yung mga mukha namin. Siyempre, pag nakita ka, boom! Taya! Ang gagawin namin, magdadahilan kami. Sigurado ka ba ako nakita mo? Eh, magkakamukha lang naman kami. Pero ito ang pinakamatindi nito. At ang pinakamasakit na mangyayari sa'yo nung bata ka pa. Alam mo kung ano yun? Pagkatapos mong bumilang ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eh, hindi mo na sila makita. Alam mo kung bakit? Kasi umuwi na silang lahat sa bahay nila. At wala ka na palang kalaro. Aray, di ba? Number 5, Dr. Quack Quack. Wow, refreshing. Yung iba siguro, hindi nila naaalala. Pero alam ko, maaalala mo rin to pag kinuwento ko sa'yo. Yung Dr. Quack Quack, kung mayroong isang taya, natatakpan niya rin yung mata niya, tatalikod siya. Tapos yung mga kalaro niya, maghahawak-hawak kamay at mag-form sila ng isang bilog. Tapos magbubuhol-buhulin na yung mga katawan nila. Pag kontento na sila sa nagawa nila, sisigaw na sila ng Dr. Quack Quack! Ngayon si Dr. Quack Quack o yung taya, pupunta na siya doon. At ang gagawin niya, aalisin niya yung pagkakabuhol-buhol ng mga katawan nila. So naalala mo na, ang ganda ng larong to. Lalo na kung ikaw yung taya kasi matututo ka paano bumuo ng puzzle. Number 4, pagsamasamahin na lang rin natin yung mga laro na ginagamitin natin ng talon. Yung Chinese garter, yung luksong tinik at yung luksong baka. Yung Chinese garter, laro to ng mga babae. Yung merong Chinese na garter. Basta garter ang ginagamit nila doon. Madalas yung ginagamit yun doon sa loob ng brief mo para sumikip. Merong dalawang bata sa magkabilang dulo. Tapos nakapalupot sa kanila yung garter. Tapos sa may gitna, doon tumatalon yung kalaro nila na babae. Hindi ko rin masyadong kabisadong mechanics ito kasi madalas naglalaro nito mga babae. Yung luksong tinik naman at yung luksong baka, halos pareho lang rin naman sila ng sense. Yung luksong baka kasi, yung taya dito, nagsisimula siya sa mababa. Yung parang siya nakayuko, tas pataas siya ng pataas na nakayuko hanggang sa yung leeg niya lang na nakayuko. Ang gagawin naman ng ibang bata, tatalunan siya ng tatalunan. At kung sino yung sumapit sa kanya, ay siya yung susunod na magiging taya. Ganito rin naman sa luksong tinik. Ang luksong tinik naman, merong dalawang taya. So, pupwesto sila na magkaharapan, tas ang una nilang pagkasamahin, yung dalawang paa nila. Paglalapatin nila yung dalawang paa nila. Tapos, pataas ng pataas yun sa magitan ng kamay. Yung mga kamay nila na pataas ng pataas na nakaposisyon ng nakadangkal. Hanggang sa tumaas ng tumaas to at same lang rin yun. Yung mga ibang member, tatalon doon at kung sino sumabit doon sa tinik na yon o doon sa kamay nila o kung sobrang ewan mo na doon pa lang sa paa ay sumabit ka na, ikaw ang susunod na magiging taya. Number 3, itong larong to, ito ang isa sa pinakaayaw ko. Kasi nga, pinuulit ko, mabagal akong tumakbo. Ito yung mataya-taya. Yung mataya-taya. Itong larong to, simple lang, habulan. Hahabulin mo yung kalaro mo, sabihin mo siyang taya. Hahabulin niya rin yung iba niyang kalaro, so ganun rin yun, tatayain niya rin sila. Ang nakakabuisit lang dito, yung dalawa kayo, nagtatayaan kayo kasi ayaw niyong pitawan ng isa't isa. So taya, 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 balikan lang yung taya niyo. Ang nakakainis lang nito, yung pag-aabutan mo yung kalaro mo, tapos sasabihin niya, time first. So sa mga hindi nakakaalam, hindi pala talaga time first yun. Ang tawag pala talaga doon is time freeze. So ginawa nating time first, siguro mas madaling banggitin. Top 2, langit lupa. Ito yung may saksak puso, tuluan dugo, pero wala naman talaga nun. Ang langit lupa lang naman ay simple lang, para rin siyang mataya-taya. Kaso nga lang, pwede kang masave. Alam mo paano kung makisave at di ka pwedeng tayain? Pag nasa langit ka o nasa mas mataas ka na lugar. Naalala ko dati, meron pa nga itong rule eh. Kasi yung iba kasi madadaya. Ang ginagawa nila, pag yung isang kalaro nila nasa mataas na lugar o nasa langit, binabantayan nila. Kaya kumakanta yung ibang kalaro nila ng bantay, pare, doble, taya. Ibig sabihin nun, bawal mo bantayan yung pare niya o yung kalaro niya. Kasi madodoble taya ka. Kailangan gawin ng taya ay habulin niya yung ibang kalaro niya. At syempre, ang ating top 1, bahay-bahayan. Walang makakalimot sa larong to.
Merong nanay, merong tatay at merong mga anak. Pwede nyo yung gawin sa loob ng bahay nyo o sa labas ng bahay nyo. Pag sa loob ng bahay nyo, ang ginagawa namin dati, merong kumot. Tapos yung kumot na tinatamtax ko sa magkabilang pader ng kwarto namin. Meron kaming bahay sa loob ng bahay. Tapos syempre, meron kaming konting lutulutuan. Naalala ko nga dati, yung Jelly Ace. Nilalagyan ko ng Milo. Akala ko masarap, nung tinikman ko, hindi pala masarap. Ang gagawin mo naman, kung nasa probinsya ka, nasa labas ng bahay, kukuha ka ng mga dahon ng saging. Tapos kukuha ka ng mga kawayan. Itatayo mo para maging bahay-bahayan. Naalala mo ba, nung nagbabahay-bahayan kayo? Ano ba ang role mo dun? Sino ba ang nanay? Sino ba ang tatay? At sino ba ang mga anak? May kilala ka ba nagkatuluyan dito? Dahil nung bata, sila yung madalas na nanay at tatay sa bahay-bahayan. At ngayon, totoong nagkatuluyan na sila. Para sa akin, masasabi ko na mas masaya ang mga laro dati kaysa sa mga laro ngayon. Kasi ang mga laro ngayon, cellphone, computer, mga console at kung ano-ano pa, na sobrang mahal bilin. Di ka mukha namin dati, no naglalaro kami, ang kailangan lang namin ay kalye. Siyempre, konting chok, kung meron kang bola, masaya, at kung ano-ano pang mga accessories na pwede mo makuha sa bahay mo lang. Yung mga bata dati, sa sobrang active nila, lagi silang nasa labas at gusto silang papasukin sa loob ng bahay ng mga magulang natin. Pero mga bata naman ngayon, sobrang hindi active. Lagi silang nasa loob ng bahay at gusto silang palabasin ng mga magulang natin para maglaro sila sa labas ng bahay at huwag puro cellphone ang inaagrupag nila. Para sa iyo, ano ba ang mas magandang mga laro? Yung laro ba natin ng mga bata pa tayo o yung mga laro ngayon ng mga kabataan? Baka meron kang mga laro na wala sa listahan o baka meron ka ring top 15 na mga laro ng bata ka pa. I-comment down below mo lang at pag-usapan natin 'to. Hello kababata. Kung nagustuhan mo ang video namin, please click here to subscribe at huwag mong kakalimutan na i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming video. At pag may gusto kang pag-usapan o ikwento rin ang kabataan mo, please comment down below. At ang laging sinasabi nga ng idol natin na si Son Goku, hanggang sa muli, paalam!